guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay merong paboritong damit? Alam nyo po ba ang mga teknik dyan para swertihin kayo sa paborito ninyong damit? Ito po ay isa sa mga pinakamaganda na dapat ninyong gawin para maakit ninyo lalo ang swerte at kayo ay magtagumpay ngayon 2020. Ito po ay pwede rin sa kung ano po yung mga nakasampay ninyo na kurtina, or kaya ay mga kumot na inyo po mga ginagamit, or kaya ay mga punda na inyong ginagamit, na dapat ay ritual lang po natin para kung kayo po ay nagpapalit ng good for 1 month ba po kayo magpalit, or every week. Ako po kasi every 3 weeks nagpapalit po kami. At yun nga po ang mister ko ang naglalaba dyan at meron kaming ibinababad para po lalong swertihin or kapitan ng swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Ako po, kung makikilala nyo ako sa totoong buhay, ay talaga namang napakaano ko sa mga ganyan, lalo-lalo na sa mga pampaswerte. Kung makakapasok kayo sa loob ng aming tahanan, pero bihirang-bihira may pinapapasok ako po dito sa loob ng aming tahanan. Lalo-lalo na ngayon 2020, dahil napakarami ko mga pampaswerte inilagay, mga nakalatag po dyan. Kaya kung halimbawa may meron ako magiging bisita, doon lang sa aming garden ko dinadala at hindi ko pinapapasok sa loob. Dahil nga po sa andaming malamang maraming magtatanong dahil ang dami po mga dekorasyon at dami kong ritual na ginagawa. Kaya kumbaga iwas tanong at dahil kagaya na nabanggit ko sa inyo ay hanggat maaaray walang makakaalam. Ngayon, pero kung maraming mga pumapasok lagi sa inyong tahanan na marami kayong mga kapisan sa loob ng inyong tahanan, ay wala tayong magagawa sa ganyan. Kumbaga alam naman nila yon. Kung halimbawa ikaw ay gumawa, alam naman nila na ikaw ay mahilig sa pampaswerte. Kaya hindi na ano yan, kumbaga hindi na sila magtataka kung ano yon. Pero pag may mga bago ang bisita, tapos may nakita silang gano'n, ang daming bulak sa ganyan, ganito, at ang daming mga dahon-dahon, mga ang daming nakasabit, ay ang daming magtatanong, o ano to, kasi naranasan ko na rin po yan, na minsan may pinapasok po ako dito, ang daming tanong. Kaya kumbaga ako po sa isipan ko, mas mainam kasi na kayo-kayo lang muna sa inyong tahanan. Tapos, kung halimbawa may darating sa inyong bisita, dun sa mismong ano, kaya nagpagawa po rin kami dito ng garden, dun talaga may lamesa, kumbaga dun talaga ang mga bisita. Pero yung sa loob ng tahanan, ay bihirang-bihira po talaga ang nakakapasok dyan. Ngayon, dahil nga po sa dami kong mga pampaswerte, ay marami magtatanong ko ano to, ano yan. Pero huwag na kayong magtanong dahil dito na lamang sa mga video ko, nakita nyo yung mga sinishare kong yan. Lahat pong yan ay meron po ako sa amin. So sobrang nga pong dami, sabi nga ng mister ko, napakadami ko talaga. Ultimo sa aking bag, yung mga maliliit na pula na mga tinatahi ko ay napakarami po talaga. Ang sabi nga po niya sa akin, ay napakadami mong pampaswerte. Ang sagot ko naman, hindi ba tayo sinaswerte? Sinaswerte naman, kaya damihan mo pa, yun ang sagot niya sa akin. Pero yung dati-dati, ay tinitingnan niya lamang ako at lagi nagtatanong na napakarami naman niyang ganon. Pero ngayon, bagamat sabihin niyang napakadami, ang sagot ko lang, hindi ba effective? Effective naman, kaya damihan mo pa. Kaya basta think positive po kayo, tapos gawa lang ka ng gawa, basta kayo naniniwala. At bagamat may mga pagsubok na dumarating sa atin, kagaya ng mga bossing ko, alam niyo po, hindi kayo nag-iisa. Maging ako ay nakakaranas po ng pagsubok, pero hindi po ako sumusuko. Kumbaga, kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo, nasa tao po yan kung paano mo pangahawakan ang mga pagsubok. Laban lamang, kayang-kaya po natin yan. Iniisip ko nga nun, ay ang dami-dami sobrang worst na mga pangyari sa akin, na sa akin buhay. Ngayon, baka po kasi bumalik muli. Maalala ko, Diyos ko, nakakatakot, Lord. Ngayon po, dahil nga po sa gumagawa ko ng mga pampaswerte, yakang-yaka yung mga dumarating na mga pagsubok. Kasi dati talagang nung wala akong mga ganitong ritual, ay talagang sobra-sobra. Talagang nakakasigaw sa langit. Pero ngayon, kayang-kaya yan, yakang-yaka ang mga dumarating na pagsubok. Kaya kung ako po sa inyo, huwag kayong panghihinaan ng loob, lalo-lalo na kung meron kayong mga ginagawang ritual dahil safe na safe po kayo dyan. Kumbaga yung mga minor na lamang, yung mga
darating po sa inyo, hindi na yung talagang grabe-grabe na talagang sobrang worse ang magiging buhay ninyo. Na sobra-sobra talagang, kumbaga ay nakakasigaw sa langit kung talagang ikaw eh, ano eh, talagang mahina-hina ka, ay talagang bibigay ka. Pero dahil sa, yun nga po, hindi ko akala eh, na akin pa lang Mr. Ay humanga sa akin. Dahil nga pa sa sobrang worst na pangyari sa amin, hindi niya ako nakitaan na kung anong ginawa ko or kung ano may ano. Basta ako positive lamang. Lagi kong sinasabi, kaya-kaya natin yan. Nag-group hug pa nga po kami pag kami nag-uusap-usap yung mga pangyari. Pero syempre, hindi mo maiwasan yung ikaw ay napapaiyak dahil nga po sa, kumbaga, nakaka-relate ka sa mga nakaraan. Pero ganun lamang yun. At kumbaga, eh, lalo mong tatatagan kasi yung mga pagsubok na yan, yan po yung lalo magpapatatag sa atin. Kaya, o halimbawa, may dumating sa atin ganyan, nako, iisipin mo, dati-dati ngayon, nalampasan ko yung gano'n eh, eto pa kaya, na ano lang, kumbaga, eh, yaang-yaka, kayang-kaya, gano'n lagi niya sasabihin. Ngayon, kapag kayo po ay gumawa ng mga gato ritual, kagaya ng mga sinishare ko sa inyo, ay sinisigurado ko sa inyo na never kayong panghihinaan ng loob. Never po kayong mawawala ng pag-asa. Bagamat may dumarating na pagsubok, iisipin nyo, laban lang, kayang-kaya po yan. Ngayon, ito po ay napakaganda at babango pa ang inyong damit. Paano po yan? Babango na. Kakapitan pa kayo ng swerte at kahit saan kayo pumunta, ano man mga damugs ninyo, ay kayo yung suswertein. Pero, lagi nyo tatandaan, kaakibat pa rin lagi dyan ang mga pagsubok. Kaya lamang, hindi magiging ganun ka-worse at saka makakayanan mo. At kumbaga, eh, mabilis din na makakaahon ka, masusolusyonan mo kaagad. Ngayon, ganito po. Manghinain po kayo ng orange or kaya po ng lemon. Ayan, ganito. Eto, may lemon ako dito, hindi ako nagpapawala ng lemon. Ayan, lemon. Ngayon, pwede nyo po itong islice or kaya sa orange, manghinain kayo yung balat lamang. Yung orange peel lamang ang kailangan po natin. Kapag dito naman, islice din po natin na maliliit. Tapos pwede na rin po yun kahit yung ultimo, tanggalin lang yung buto. At pagkatapos po yan, ay kumuha ka ng dahon na rosemary. Ngayon, sa dahon na rosemary, nasan ba yung dahon ko na rosemary? Ayan, sa dahon po na rosemary, ito. Ngayon, kumuha ka po ng isang tubig, kaya isang timbang tubig. Ilagay mo lahat to, lamasin mo itong mabuti. Yan, para kumatas doon sa mismong tubig. Tapos itong rosemary, hayaan nyo lamang na nakabilad doon. Tapos, pumunta kayo sa sinag ng araw. Ngayon, paarawan ninyo yung timba ninyo or kaya yung batsa ninyo ng araw. Ng 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasi yung mga swerteng araw natin, swerteng oras. Yan. Pagkatapos po niya, kapag nabilaran na rin ang araw, habang kayo nagbibilad, maglaba kayong mabuti. Maglaba. Kapag po ito, alawan natin na alawan. Kapag po ito, ay aalawan na natin. Yung pinakapinaling alaw. Ilang alaw ba po ang ginagawa nyo or sa washing machine social, hindi na nag-aalaw kasi meron akong kakilala. Hindi na po niya hinaalawan na ganyan. Basta sa washing machine na, doon nagsasabon, doon din po nag-aalaw. Ngayon, kapag yung pinali na, na alawan, ang gagawin nyo po, dito nyo i-dip yung ano, yung inyo pong kumot, ang inyong damit na paborito, ang inyo pong punda, ang inyo pong kung ano man yung mga pan-display natin para kapitan ng swerte, mas umakit ng swerte. At pagkatapos po niyan, ay pipigayin po natin siya dyan. Tapos, i-spin. Tapos, sampay nyo. Amuyin nyo po. Yan po ay aakit ng swerte. Lalo-lalo na kung ikaw ay merong paboritong damit. Kasi ako, meron akong paboritong damit. Yan po ay yung, ito po, isa rin sa paborito ko to. Yung pundilaw at saka pula. Kasi pinaniniwalaan ko na kapag suot ko to, kumbaga marami akong benta, or kaya po eh, may maganda nangyayari sa akin, or kaya po eh, nagiging mas positibo ako sa buhay, yung ganon. Kaya lagi-lagi ko siyang sinusuot. Kayo po ba eh, merong ganon? Kasi ako'y naniniwala sa ganon, kasi napansin ko siya, kapag siya po ang lagi kong suot, malaking benta ko. Kapag ibang damit na suot ko, parang may alat. Tapos, inulit ko po muli nung sumunod, pero dala ko na siya. Ganito ang ginawa ko. Sumunod, ibang damit, parang may alat siya. Tapos, ang ginawa ko, nagpalit po ako ng damit, biglang may dumating sa akong customer, yung mga ganon. Kaya, simula noon, ako'y naniwala na merong swerteng damit at meron medyo-medyo lamang. Ngayon, ay ang gawin po natin,
doon sa ating paboritong damit ay doon po natin ibabad. Ito pong ating pong ano, or kaya mga kahit na basta't alawan nyo lamang yung pinakapinaling alaw. Dito nga po sa chinap-chap natin na binilad sa arawan at ganoon din na rosemary. Ganoon po inyong gawin kasi yun po yung biniling ko rin sa aking mister. Ganoon po ang ginagawa namin. Ganoon din yung sa mga kurtina. Kaya lang ito ay nakakonsume ako ng parang 8 na lemon. At pero ito ginawa ko nung pagsalubong. Kaya yung mga nakasampay namin kurtina, meron po yan. Kasi hindi naman kami araw-araw nagpapalit po yan. Yung sa damit, araw-araw. Kaya doon naman sa damit, hinahati na lang po namin para hindi magastos. Para lahat nalalagyan. Tapos ganun din ang rosemary. Nakakailang ulit din sa amin sa pag-alaw para hindi ganun kagastos. Kasi syempre, kung lagi-lagi mong gagawin yon, tapos papalit-palit ng pabago-bago, abay malaking halaga po yun, di ba nga po? Kahit sabihin mo na ano, parang nadagdagan lang ang gagastusin nyo. Kaya para po kayo'y kapitan ng swerte, at kayo po ay kahit anong inyong balakin, o kung gusto nyo po kayo'y tumama ng pera, o kaya po kayo po ay magkaroon ng malaking benta, kung meron po kayong pinaniwalaan na damit ninyo na swerte, yung po ay ganun ang gawin nyo. Pero kung kayo may kakayahan naman na lahat ng damit ninyo ay lalagyan nyo ng ganyan para lalong swertehin, ay lagyan nyo po. Nasa inyo po yan kung kaya ng ating budget. Kung bagay nasa inyo po kung kayo po ay gagawin nyo lahat-lahat or kaya yung pinaka-special nyo lamang, pwede rin nyo po yung gawin sa inyo pong sapatos or kaya sa inyong panyo. Basta sa mga damit ninyo na lagi-laging sinusuot na pilig ninyo eh swerte para lalo kayong swertehin sa inyong buhay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing!